So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage. So sa video ng ito, gagawa lang natin ng part 2. Ang limang bagay na huwag niyong gagawin sa inyong mountain bikes dahil delikado. Kung saan sa video na ito, magbibigay lang sa inyo ng mga ilang bagay na huwag niyong gagawin sa inyong mga bike. It's either delikado para sa inyong bike o di kaya naman delikado para sa rider mismo. By the way, may part 1 nga pala ang video na ito na ginawa ko pa noong September. So kung hindi niyo pa yung napapanood, panoorin niyo na lang din. Ilalagay ko po yung link dyan. Pero bago tayo magsimula, disclaimer lang muna. So malamang pagkatapos ng video na ito, mayroong ibang magko-comment sa inyo na kesyo hindi pa daw nangyayari sa kanila yung mga sasabihin ko. So kung sakaling ganun nga, ibig sabihin lang yan, katabi nyo pa ang swerte sa ngayon. Pero paano na lang kung bigla kang malasin, di ba? Malamang pagkatapos mong panood ang video na ito, alam mo na kung anong pwedeng mangyari sa inyo. So okay, start na tayo. So number 5, pagsagad ng seat post sa limit nito. So meron talagang ibang mga siklista na isinasagad sa limit yung kanilang mga seat post height. Dahil siguro hindi sila makontento sa haba ng kanilang seat post. So alam nyo ba na isa ang gawain ito sa pinakadelikadong bagay na pwede nyo magawa sa inyong bike? Dahil ang pwede lang naman mangyari kapag ginawa mo ang bagay na ito is pwedeng maputol yung seat tube ng inyong frame. And pag nangyari yon, wala nang silbi yung mga frame nyo. Hindi na mapapakinabangan yan. Dahil kasi pag sinagad natin hanggang pinakadulo yung ating mga seat post, mawawala na ng suporta yung bahagi ng may welding do sa may seat tube. So paano ba natin malalaman na sagad na ang seat post height ng ating mga seat post? So kung yung gamit nyong frame is merong guhit dyan, yung parang kanal ba, dapat mapalagpas dyan yung inyong mga seat post. Dahil yan kasi yung pinaka-indicator kung hanggang saan mo lang dapat iset yung inyong mga seat post. At saka isa pa, doon din sa ibang mga seat post, meron naman doon nakasulat na stop. Kung saan naka-indicate doon, kung hanggang saan mo na lang siya pwedeng iset. And kaya ako nasabing delikado ito, is kadalasan yung mga gantong pangyayari ay nangyayari mismo habang nag-ride ka. Or kung gusto nyo talaga na mataas sa seat post height, marami naman mabibili sa online na mahabang mga seat post. So number 4, pagkakabit ng mga RD guard. So kung napanood nyo na yung video natin about dun sa limang bike parts na huwag nyong bibilhin dahil sayang sa pera, isa ito sa mga nabanggit ko doon. And gaya ng inaasahan, medyo marami rin umangal dun sa mga sinabi ko doon. And ang pagkakamali ko pala, hindi ko na ipaliwanag kung bakit siya delikado. Basta nasabi ko lang kasi doon na hindi siya sulit bilhin. Pero ito dito, sasabihin ko na kung bakit siya delikado. So yung mga RD guard kasi, madalas direkta sa premium na kakabit. So lately ko lang napansin na meron palang dalawang klase ng RD guard. Meron yung isa na nilalagay doon sa may dropout, meron namang isa na inilalagay mismo sa frame. Pero para sa akin parehong delikado yun. Since medyo may pagkabalki yung mga RD guard, may tendency na sumabit ito kung nagbabay ka sa traffic o di kaya naman pag nagtetrail ka. And diba nakakapit nga siya sa may frame. So matindi pa dito, sabihin na lang natin na magsemplang ka o di kaya naman napatumba ng masama yung bike at yung RD guard yung unang tumama. So may tendency tuloy na maputol yung likuran bahagi ng inyong frame. Tapos kapag nabengkong ito, baka maipit lang nito yung inyong mga RD. So ang alam ko, free lang ito sa mga budget bikes. So kung yung inyong bike is gawa sa aluminum alloy, ay suggest tanggalin nyo na yan. At saka isa pa, para doon sa mga may frame na removable yung RD hanger, hindi na rin naman kailangan nito. Kasi nga yung RD hanger, yun na lang yung masisira kung sakaling mapahampas yung inyong mga RD. And sa ngayon nga, hindi na rin naman problema ang masiraan ng RD hanger dahil hindi na rin naman ganong kahirap humanap nito kumpara noon. So number 3, paggamit ng road bike hollow tech crankset sa MTB frame. So yun, hollow tech lang po ha, hindi po dito kasama yung square type. So merong ibang mga siklista na ikinoconsider yung paggamit ng mga hollow tech na road bike crankset sa kanilang mga mountain bike dahil yung mga crankset daw na road bike is mas malalaki kumpara sa mountain bike, which is totoo naman. Pero para sa akin, medyo delikado din yon. Dahil unang-una, mas mahaba ang bottom bracket shell ng mga mountain bike compare sa road bike. And pagdating naman sa mga hollow tech crankset, mas mahaba din yung spindle o yung axle ng mga mountain bike hollow tech compare sa road hollow tech. So meron nga pala dating ginawa si Ann Liahon na experiment kung saan sinubukan niyang kabitan ng hollow tech crankset na pang road bike ang isang mountain bike. And ang nangyari nga, medyo kinapos na ito kahit wala na itong mga spacers. Although matitread pa naman ang preload cap
pero hanggang 10% na lang yung sakop, which is napakadelikado din. Dahil malay mo umaahon ka, tapos bigla ka natanggalan ng crankset, pwede kang dumire-diretso pababa, paghawak sa crown ng fork. So merong iba mga siklistang gumagawa nito for aerodynamic position daw, which is totoo naman dahil minsan pag nanonood ako ng mga X-racing, meron din talagang gumagawa nito. Pero yun nga lang, yung karamihan kasi ng mga nakikitang gumagawa nito is ginagamit lang siya for casual ride. And para sa akin, napakadelikado nun. Pag sa casual ride mo kasi ito ginawa, may tendency na pwede kang mabangga ng mga ibang nagmamaneho sa paligid. So nakaabala ka pa. Dahil sa competition kasi, konti lang kasi yung magiging sagabal sa kalsada. Dahil ginawa kasi talaga yung kalsada para sa mga competitors. Pero nito-nito lang, meron akong nakita sa FB page ng Specialized na hindi naman talaga ganun kalaki yung masaysave mo sa oras kapag ginawa mo itong posisyon na ito kumpara sa normal na posisyon. Pero kung nasa competition kayo, nasa inyo na yan kung gagawin nyo ito o hindi. Pero kung sa long ride nyo yan ginagawa, para sa akin huwag nyo nang gawin. Napakadelikado guys. And finally, number 1. Ang pinaka-extreme at pinaka-delikado sa lahat ng mga sasabihin ko, ang paglalagay ng stem at handlebar sa ilalim ng head tube. So dito sigurado na ako na yung setup na ito is ginawa lang ng mga tao na gusto magpapansin sa kalsada. Siguro ginagawa rin to ng mga taong to for aerodynamics. Pero wala, hindi ko talaga siya makuha eh. Para sa akin mas nakikita ko siya na ginagamit para magpasikat. Kasi kahit sa mga competition naman, wala kang makikita mga ganito na ginagawa sa kanilang mga mountain bike. So problema kasi sa mga gantong setup, kung sakaling lumulusong ka, pwede kang mag-over the bars. And alam ko sasabihin mo na ito. Well, uunahan na kita. So alam ko na mayroon talagang mga bikes na sinet up para sa ganito. At yan yung tinatawag ng mga tachyon bikes. Ewan ko lang kung tachyon o ano. Basta pakicorrect na lang po ako kung mali yung pronunciation ko. Pero kasi yung mga gantong klaseng bike, hindi naman ito ginagamit pang kalsada. So yung mga gantong klaseng bike is ginagamit lang sa mga ilang indoor venue gaya ng velodrome. And alam naman natin diba na ang mountain bike is ginagamit for outdoor. Di nakaperwisyo ka pa ng ibang mga tao diba kung sakaling may mangyari sa'yo. Kaya para sa akin, hindi ito tama. So again, yun lang muna at salamat sa panonood. And sana nagustuhan nyo itong video natin ngayong araw. So guys, kung sakaling may hindi ako naisama, pakicomment na lang po dyan sa baba para magawa natin ng part 3. And kayo, anong opinion nyo about sa video na ito? Share nyo lang dyan sa baba para mapagkwentuhan natin yan. So again, yun lang muna. Hanggang doon na lang. This is Cycling Voyage. Goodbye.